front yard, mahanginong adlaw kanatong tanan. Welcome sa front yard ni Joe. Tanawa ninyo mga ka-front yard, kusog ang atong hangin nga nasinati diri sa pita. Ang atong mga kahoy mga ka-front yard, nagsayaw-sayaw tungod ni Katrina. Gipasayaw ni Katrina mga ka-front yard. Mauni ang atong mga kahoy nga nagsayaw-sayaw karon tungod sa kakusog sa hangin. Water! Kumusta? Okay lang? Tuga! Nahadlok mo ka? Tugnaw? Gitugnaw! Gitugnaw ang ato ang mga binuhi, mga alaga diri. Oh, makita na to mga ka-frontyard nga grabe. Nagsayaw-sayaw ang ato ang mga kakahuyan diri oh. Oh, wala ang gikusgon sa hangin nga atong nasinati diri sa ato ang isla. Di akita karon diri sa ato ang Kobo Cottage. Karon mga ka-frontyard, ato ang suruyon ang daplin sa dagat. Tanawon nato ang daplin sa dagat kung unsay makita nato dito. Pabugso-bugso ang lakas ng hangin diri sa ating isla mga ka-frontyard. Ngayon nandito na tayo sa tabing dagat mga ka-frontyard o dito sa Dalampasigan na grabe ang mga dumi na napunta dito, nadala ng alon. Kaya nakita ninyo mga ka-frontyard oh. Grabe ang mga dumi, daming lilinisin mga ka-frontyard. Oh, basura. Ganito talaga pag may bagyo o malakas ang hangin. Dito inaanod ang mga basura. O, makita natin kaya yung mga ka-frontyard natin diyan, huwag kayong magtapon sa nang basura lalo na kung plastic mga ka-frontyard oh. Nandito mga karamihan dito ay plastic ang meron nandito sa ating baybay. Yung bangka ng ating kapitbahay ay dito sinecure na. Dinilagay na dito sa lupa. Oh. Kahit na malayo ang bagyo sa atin mga ka-frontyard, nasinati pa rin natin yung napakalakas na hangin na pabugso-bugso. Hindi pa rin tayo magkumpiyansa mga ka-frontyard. Mag-ingat pa rin tayo kahit na hindi gaanong kalakasan ang hangin na ating naramdaman ngayon. Ingat pa rin tayo. Namumuti ang ating dagat mga ka-frontyard sa alon, sa laki ng alon. Nagkulay puti na yung ibabaw ng dagat. Grabe ang basura na dinala ni Bagyong Katrina dito sa ating baybayin o ating Dalampasigan mga ka-frontyard. Oh, makita ninyo na grabe ang natabunan na yung buhangin ng basura. Ito namang basura na to ay ito yung mga galing sa dagat, yung mga seaweeds o mga lusay. Oh, mauni mga ka-frontyard oh. O yung iba mga ka-frontyard ay yung mga plastic na hindi halata na ito na may pinagtatapon ng mga tao. Kaya dito sa baybayin pa rin ang bagsak nito. Ngayon mga ka-frontyard, ating pupuntahan ang ating farm. Titingnan natin yung bungon mga ka-frontyard kung anong nangyari doon. Kung baka mamaya napali na yung mga sanga ng bungon natin. At pupuntahan natin yung farm natin, yung Area 1. At titingnan natin yung mga bungo natin na may bunga. Pero ang mga alaga natin, hindi pa rin sila nagpatinag. At naglalaro pa rin. Parang walang nangyari. Parang hindi nakaramdam ng malakas na hangin. Ito po ang disadvantage kung ikaw po ay nakatira sa tabing dagat. Sa tuwing may bagyo o malakas na hangin, pabor ang bahay natin sa malakas na hangin. Kaya may disadvantage din kung nandito tayo sa tabing dagat, naggawa ng bahay.
Ang atong sili mga ka-Franchard, luoy kayo kay hapit na katumbaho na sila mga nga atong isave na to. Ato ani nga butangan og kahoy, bantingan na to mga ka-Franchard. Pariyari akong gibuha to. Butangan na to siya kahoy. Banting ha, okay na siya oh. Karon ang uban na to pong butangan. Isave na to kay sayang mga ka-Franchard. Luoy, luoy na to, maluoy ta sa tanom. Na namungan ha. Na matumba lang. Ato siyang isig. Okay. Hello. Kira din na siya makuan. Okay na ang ating sili mga ka-Franchard. Meron ng mga tali. Hindi na sila nahihirapan. Siguradong buhay sila. Oh. Ngayon ay pupunta na tayo sa Area 1 at titingnan natin yung buongon. Kung wala bang nabali, nasa nga. Samahan niyo ako sa pagpunta sa ating farm na may mga buongon tayong namumunga. Puntahan natin mga ka-Franchard. Tara, paminsan-minsan po ay ginagamit natin ang salitang Tagalog para matuto din tayo. Kaya kayo na bahala mga ka-Franchard kung magkamali tayo. Intindihin niyo na lang. Grabe ang hangin mga ka-Franchard. Sana ay walang natumba o nabali na sanga ng ating buongon, mga suha. Sana ay okay lang sila at walang nabaling sanga. Puntahan na natin. Ngayon mga ka-Franchard ay nandito na tayo sa ating Area 1. Nandito yung mga suha natin, malalaki na. No? Unang bunga, apat na piraso lang. Kaya dito tayo, tingnan natin kung wala bang nabali o nangahulog. Medyo malakas kasi yung hangin. So yung mga suha natin, malalaki na mga ka-Franchard. Oh. No? Lalaki na sila. Dito banda ay sa awa ng Diyos at hindi naman sila nababali. Buti na lang mga ka-Franchard, binilagyan natin ng tukod. Oh. At ito, dito sa kabila, ito yung mga bunga natin. Malalaki na rin ang bunga. Malapit na maguwang o pwede nang ma-harvest. Kaso pag
pwede na siya kung magkulay dilaw na ito, mga kapatid. Ngayon ay kulay green pa, tumutubo pa o lumalaki pa siya. Ayan ang ating mga suha o buongon. Dagko na, dagko, laki na mga kapatid, oh. 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 Kita nyo mga kapatid, kawawa yung mga suha natin, oh. Kita nyo mga ka-franchard, oh. Uy, kawawa yung sanga ng suha natin, dinuduyan sa hangin. Ganito talaga pag malakas ang hangin, nahihirapan ang mga suha natin, lalo na pag maraming bunga. Kaya ito, oh. sana malagpasan nila itong mga pagsubok na ito, mga ka-franchard. Ito po ay mga pagsubok sa kanilang buhay. Kahit tanim yan mga kapranchard ay may mga pagsubok din yan na kaya nilang lagpasan. At kung yan ay malalagpasan nila, sila po yung makakain ng tao. Kakainin natin sila mga kapranchard, oh, di ba? Yung mga kahoy nga mga kapranchard may pagsubok at hindi sila bumibitaw. Tayo pa kaya? Tayo mga tao ay siyempre hanggat maaari huwag tayong bibitaw. Laban lang mga kapranchard. Oh, ito po ay dito po tayo sa isang puno. Ito mga ka-franchard, malalaki na sila, oh. Oh, kawawa. Ilagyan natin ng tukod. Ito may tukod tayo, oh. Sana hindi siya mabuwal. Ayan. Pag itong mga minarkot natin ay lumalaki at mamunga mga kapranchard, dadami at dadami ang ating mga suha dito sa ating farm. Ito pa yung isa. Uy! Naku, may nahulog mga kapranchard, oh. Sayang. Naku, sayang eh. Uy. May nahulog, sayang. Sana. Sana huwag nang madagdagan pa yung mga nahulog. Lalaki pa naman. Oh, dito sa kabila ay marami ding nahulog mga kapranchard. Sayang, hindi pa ito makakain, oh. Oh. Sayang mga kapranchard, may nahuhulog. 'Yan, oh. Ito ang mga suha natin. Yung iba lumulubog na sa lupa. Ito, malaki na. Ito na po yung Hass avocado natin mga ka-franchard, Hass variety. Yan po, buhay na po siya, malaki na. At yung Evyark Sweet jackfruit natin mga kapranchard, isa lang ang nabuhay, ito lang, oh. Malaki na. Sana patuloy kang magpalaki, magbunga ng marami. Kakain kami ng bunga mo. Oh. Mga avocado natin, malalaki na mga kapranchard, oh. Ilang taon pa ay mamumunga na yan. May natumba na namang saging mga ka-franchard, oh. Sayang. Hindi na naman sinila nakayanan yung lakas ng hangin na natutumba sila. Noong nakaraang araw mga ka-franchard ay nagbubunot tayo ng mga damo dito sa ating farm. Kaya medyo malinis na. Uwi na tayo mga ka-franchard. Umuulan na. Uwi na tayo. Nag-uumpisa ng lumakas ang ulan. Yeah, oh, malakas na.
Ayaw yung mababasa nito. At yun lang po mga ka-Franchard ang ating update dito sa ating farm. At saka update din ito sa ating sitwasyon dito sa ating area dito sa Pangangan Island, Calapi, Bohol, kung gaano kalakas ang ating naranasang hangin na dulot ng bagyong Katrina. Ganto kalakas dito mga ka-Franchard. Sana ay hindi na lalakas pa at ganto lang. At yun lang po mga ka-Franchard. Maraming salamat at ingat po tayo lagi. Malakas na po ang ulan, kaya uwi na ako. Bye bye.